Meow meow. Let's talk about social classes in the Philippines. Since people began to form communities, we began to classify populations based on their resources, power, and authority. In pre-colonial Philippines, there were a few types. Iba-ibang tawag sa kanila depende sa lugar. Ayon kay William Henry Scott sa librong Barangay, sa lipunan ng mga Tagalog, Maginoo yung mga royal blood, katulad ng mga Lakan, Raha, Datu. Ang mga babae ay mga dayang. Timaway yung mga pangkaraniwang tao. May karapatan silang pumili ng papakasalan at magkaroon ng pag-aari katulad ng mga alipin. Sila yung gumagawa ng pagkain, nagtatayo ng mga bahay, naghahabi at iba pa. Maharlika yung mga mandirigma. Parang pangkaraniwang tao sila pero hindi sila nagbabayad ng buwis at respetado sila kasi sila yung tagapagtanggol ng pamayanan. Alipin o uripon yung mga nagsisilbi sa kanilang lahat. May aliping na mamahay na binabayaran at may pag-aari at may alipin sa gigilid na walang karapatan at parang pag-aari lang sila ng pinagsisilbihan nila. Nung dumating ang mga Kastila, hindi nawala ang mga social classes. Ang naging basihan ay ang lahi ng mamamayan. Peninsulares kung purong Kastila na pinanganak sa Espanya. Insulares o Filipino kung purong Kastila na pinanganak sa Pilipinas. Indio yung mga natives. Mestizo Espanyol yung mix Kastila at Pinoy. Mestizo Sangli yung mix Pinoy at Chino. Tornatra yung mix Kastila at Chino. Sepoy ang mga tawag sa taga-India na pumunta sa Pilipinas nung sinakop tayo ng mga British. Mga infantrymen sila na hindi na umalis. Yung racial class ng mga ninuno natin, nakasulat yun sa mga birth at baptismal records nila. Yung binabayaran nilang buwis ay depende sa lahi nila. At ang parusa sa pagkakasala ay naiiba rin depende sa lahi. Alam nyo na kung sino yung nakakatikip ng mas harsh. Buti sa kasalukuyan, hindi na ganun. Dapat. Ginagamit ng NEDA at ng mga nagsusurvey yung class A, B, C, D, E para bukurin ng mga tao ayon sa yaman, edukasyon. Pero dapat, lahat tayo pantay-pantay sa mata ng lipunan at ng batas na walang pagkiling. Kahit na saan tayo nag-aral, kahit gaano karami ang pera natin at kahit sino ang mga magulang natin, ang sabi ng batas, dapat walang lalamang. Dapat. O diba?